we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang mga dapat tutukan sa Balitang Southern Tagalog. 39 anyos na umano'y bugaw sa Lemery, Batangas, arestado sa entrapment operation ng CIDG Batangas. Apat na kababaihan nasagip. Mababang bilang ng mga nag-apply ng kanilang taripa sa Calabar Zone na itala ng LTFRB. LTFRB nagbabala sa mga tsuper na naniningil ng dagdag pasahe na walang taripa. Umano'y masangsang na amoy na nagmumula sa mga nasirang nicho, daing ng mga residenteng nakatira malapit sa sementeryo sa Batangas City. Pagtatanggal sa online exam para sa mga magre-renew ng driver's license, pinag-aaralan na ng LTO. At moderno at kauna-unahang public library ng Batangas City, binuksan na sa publiko. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar-Gasang. 39 anyos na umano'y bugaw sa Lemery, Batangas, arestado sa entrapment operation ng CIDG. Apat na kababaihan nasagip. May exclusive report si Paul Hernandez. Timbog ang lalaking ito sa ikinasang entrapment operation ng CIDG Batangas sa barangay Ayaw Iyaw, Lemery, Batangas. Sa sumbong ng concerned citizen, ibinubugaw umano ng 39 anyos sa si Hermogenes Abrencillo ang ilang mga kababaihan sa kanilang lugar. Naalarma po dahil labas-pasok po ang mga kalalakihan sa kanilang lugar at sila po ay nagsususpecha na meron nga pong nangyayaring prostitusyon po sa bahay ng ating suspect. Sa investigasyon, nangyayari raw ang negosasyon sa loob mismo ng bahay ni Abrencillo. Stay-in daw sa bahay nito ang mga babae. Kapag nagkasundo sa bayad, saka na raw pwedeng isama ng kliyente ang kanyang mapipiling babae. So kailangan po siyang kontakin through cellphone or online para po mailabas po itong mga babae sa halagang 5,000 piso po. Pagka naibayad, accordingly, yung 2,500 doon po sa ating bugaw, yung 2,500 po doon sa ating pong mga rescued victims. Nasagip ng operatiba ang apat na kababaihan. Hindi na sila nagbigay ng pahayag maging ang itinuturong suspect. Pero ayon sa otoridad, hindi taga Batangas ang mga nasagip na kababaihan. Galing daw ang mga ito sa Maynila, Bulacan at Pampanga. Na-recover sa operasyon ang hindi bababa sa 5,000 pisong budal money. Yung significance po nito sa atin is nakikita po ng ating public or ng community na we are fighting all forms of lawlessness and criminality po within the province of the Batangas and nationwide na rin po kasama po ng iba po nating unit ng kapulisan. Kasalukuyang nasa opisina ng CIDG ang apat na biktima. Nahaharap naman sa kasong paglabag sa Republic Act 9208 o ang Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mababang bilang ng mga nag-apply ng kanilang taripa sa Calabar Zone na itala ng LTFRB 4A. Para sa detalye, makakasama natin live si Andrew Bernardo. Andrew? IB, sabi ng LTFRB Calabar Zone, yung daw taripa ay makikita na nakapaskil doon sa loob ng mga sasakyan at magsisilbing guide daw ito ng mga pasahero dahil nakalagay doon yung mga lugar at yung eksaktong pamasahe na dapat lamang bayaran. Nandoon din yung plate number ng mga sasakyan maging yung pangalan ng operators. Kaya mahalaga daw na per individual daw ito inaasikaso at hindi pwedeng ipahiram sa iba.
Mula pa sa Cavite, dumayo ng Batangas ang jeepney driver na si Mang Wilfredo. Personal niyang kinuha sa opisina ng LTFRB Calabarzon sa lungsod ng Lipa ang kanyang taripa o fare matrix guide. Hindi na umano niya ipinalakad ang pag-aasikaso nito para makatipid at mapabilis. Nais na niyang makasingil na agad ng dagdag pasahe. Lalo't epektibo na ang fare hike simula kahapon. Pagka yung may operator ang kukuha, medyo madaling makuha. Hindi pwedeng maningil ng 12 pesos kung wala kayong hawak na per metric. Ang liaison officer na si Jane, galing pang Quezon, pabalik-balik na sa opisina ng LTFRB para mag-asikaso ng taripa ng mga parokyanong tsuper na rutang Chaong Quezon at Lipas City. Kaso lang, abala sa kanilang hanap buhay. Para tulong ko sa kanila, ako ang naglalakad. Oo. Bali ako nang bahala sa kanila, binibigay naman nila yung bayad nila sa akin. Ayon sa LTFRB 4A, kailangan ng fare matrix bago makapaningil ng dagdag pasahe. Kasama rin umano ito sa mga kondisyon ng prangkisa. Per plate number sa fare guide, kukuha ng per unit. Una-una para it's a form of regulation of the LTFRB. At saka kaakibat noon, may mga expenses kami ng tulad ng bond paper, ink, kuryente, computer, and so on and so forth, na kailangan naman naming bawiin na minimal lang naman ang pera fare rate guide. Mabilis lamang kumuha ng taripa. Una, kailangan mo lamang pumunta sa window 2 at 4 para ipa-assess yung iyong dokumento. Pagkatapos nito, pupunta ka na sa window 1 para magbayad at iiwanan mo na yung iyong mga dokumento at maaari mo nang balikan pagkatapos ng 3 araw. Sa tala ng LTFRB, nasa mahigit 2,000 drivers at operators pa lamang ang nai-issuehan nila ng taripa. Mababa sa mahigit 26,000 na target sa buong Calabarzon. Base sa aking obserbasyon dito sa region, ay ganito talaga yung mga ating mga operator. Minsan, hindi sila advance na mag-apply. Malaki naman umano ang posibilidad na may nangyayari ng modus gaya ng paggamit ng taripa ng iba o paniningil ng dagdag pasahe kahit walang taripa. May babala ang LTFRB 4A kaugnay rito. Pag nahulihan kayo, penalty 5,000. Abalan nyo pa. Baka doble pa yung, ano ba? Instead na 5,000, abala, pagkain nyo, kung pamasahin nyo pa, then magiging 10,000 ang gastos nyo for violating lang sa fare rate guide. Maaari rin umanong makansila ang prangkisa kapag nahuli na naniningil ng dagdag pasahe na walang taripa. IV, panawagan ng LTFRB sa publiko o sa mga pasahero na i-report lang sa kanilang tanggapan sakaling may masakyan ng mga sasakyan na sumisingil ng dagdag pabasahe kahit wala pang taripa. IV. Maraming salamat, Andrew Bernardo. Lalaking tumangay ng kalahating kaba ng bigas ng isang senior citizen sa Tanawan City, Batangas, nahuli na ng HPG. Tutukan yan sa report ni Andrew Bernardo. Muling pinuntahan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang bahay ng 68 anyos na si Nanay Milesia sa barangay Ambulong, Tanawan City, Batangas kaninang tanghali. Si Nanay Milesia ang napaulat na nawala ng 25 kilo na bigas matapos tangayin ng isang lalaking sakay ng puting van sa kahabaan ng National Highway sa kanilang lugar. Kwento ni Nanay Milesia, nakausap na niya ang driver ng van na kumuha ng bigas at nagpaliwanag. Ay, hindi raw akala ho'y laglag sa truck yung magdi-deliver. Baka daw ho ma-aksidente ang mga motor at masagasa ho ng motor. Yun. Yun ang sinabi. Binayaran na rin umano ang kanyang nawalang kalahating kaban ng bigas. Ayon sa Highway Patrol Group Calabarzon, nalaman nila ang insidente nang mapanood sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Agad na na-trace ang salarin at napag-alamang residente ng Barangay Balakilong sa bayan ng Laurel. Ang akala kasi itong ano, hindi matutuntun sila, bakit nila sila magtanong muna kung kanino yung bigas na yun. Kung nadaanan nila sa labas, eh at least may CCTV na visualize o na enhance ng tropa, patulong ng barangay. Kaya na looking sila, nakuha namin yung address nila, then puntahan ng tropa, umamin naman na ganun nga. Labis naman ang tuwa ni Nanay Milesia nang makatanggap ng 50 kilo ng bigas mula sa Highway Patrol Group. Ayos na ho. Dahil binalik nila.
May dalawa pang tubo. Pininta ko yung isa. Ano siya ipangkain namin. Magiging maingat na naman daw ito sa susunod para hindi na maulit ang pangyayari. Kasama si J.R. Manjares, Andrew Bernardo, Balitang Southern, Tagalog. Pagkapanalo ng 433 na katao sa 655 Grand Lotto, umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga Batanggenyo. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Makasaysayan ang dami ng Grand Lotto winner noong Sabado. 433 lang naman ang nanalo ng mabola ang winning combination na 9, 45, 36, 27, 18 at 54. Naging usap-usapan na nga ito sa social media. Ayon sa PCSO, unang beses itong nangyari na ganito karami ang mga nakakuha ng jackpot. Marami na ang nakakubra. Sa Batangas, 14 ang maswerteng naka-jackpot. Iba-ibang reaksyon ng ilan. May mga natuwa at may mga nagtaas ng kilay tungkol sa mga tumamang numero. Parang hindi ako sinundisili na gayong karami ang mananalo. Dahil ang iba mga dalawa lang. Okay lang kung 5 o 10, kaya lang 433. Kung totoo man yun, mas mabuti, maraming matutulungan. Parang ano eh, parang kaduda-duda. Bakit? Eh, bihirang ano eh, bihirang may manalo ng ganun kadami eh. Ayon sa isang probability and statistics professor, posible naman daw talaga itong mangyari. Medyo intriguing yung naging resulta nitong raffle draw na to. But if we will be using the theory on probability and statistics, posible naman talaga. Kasi when you will be computing the probability of 433 people winning on one combination, we can use a certain formula we call the binomial distribution. Para nga raw manalo, kailangang bumuo ng higit 28,900,000 combination. Ang PCSO, nanindigang walang irregularidad o naging malinis at patas ang pagbola sa 655 Grand Lotto. Sa kabila nito, nais pa imbestigahan ng Senado ang bola. Sabi pa ng PCSO, patunay raw na ang dami ng mga nanalo, marami rin ang mga nag-aalaga ng numero. So we run that and we found out na meron po talagang consistent na nag-aalaga. So ang tanong, bakit lumabas yun? Bakit ang daming nanalo? Simple po, marami pong nag-aalaga. They can use the multiples. If they, let's say, the favorite number nila is 7, yes, 7 is also considered as lucky 7, di ba? So they can use the multiples of 7 instead. Dahil may nanalo na, inaasahan na raw ng lotto teller na si Maria na mababawasan na bahagya ang mananaya. Matumal ang dating ng mga lotto players sa outlet niya. Parang nagiging normal na lang ulit pag kasi may big jackpot, madaming pumipila. Pero pag bumagsak na ulit, ay di ano, normal na lang. Oo, normal na lang po ulit. Sinasabi ng ilang eksperto na laro ng tsansa o swerte ang loto. Pero ipinapaalalang huwag dito iasa ang tagumpay at ginhawas sa buhay. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Umano'y masangsang na amoy na nagmumula sa mga nasirang nicho, daing ng mga residenteng nakatira malapit sa sementeryo sa Batangas City. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Maaga pa lamang ay abala na si Mang Ariel sa pagtatanggal ng mga bumagsak na tipak ng pader sa bubong ng kanyang bahay. Isa siya sa mga apektado nang gumuho ang pader ng sementeryo sa Barangay 6, Batangas City noong September 28. Mga gamit namin din iba, para hindi madaganan. Saka babawasan ko na rin para hindi na makapinsyala sa ibang bahay kung bumagsak man hanggang. Si Aling Glenda nag-aalala sa kalusugan ng kanyang pamilya dahil sa masangsang na amoy na nagmumula umano sa mga nasirang nicho. Parang siyang malansa lalo na pagtangali. Amoy na amoy mo siyang parang ibang amoy. Meron ako din isang apo. Ay di yun, hindi na lang namin siya pinalalabas ng loob, nalang lagi siya sa kwarto. Isinasara na lang daw nila ang kanilang mga bintana, pero pumapasok pa rin ang amoy sa loob ng kanilang bahay. Pangamba rin ng mga residente ang mga nakalitaw na buto ng mga yumao sa mga nasirang nicho. Tulad ng isang ito, nakita na ang bungo ng tao. Tiis-tiis na lang daw muna sa ngayon hanggat hindi pa naiaalis at naisasaayos ang mga nasirang nicho. Samantala, ang 17 anyos na si Angel, maaantala ang pagpasok sa eskwelahan dahil natabunan ng gumuhong pader ang kanyang mga gamit. Sa ngayon po ay nagmamodule po sa aming pong lola. Hindi po makapasok ngayon, gawa po ng wala pong uniform.
Laking pasasalamat naman daw niya na ligtas silang mag-anak sa nangyaring insidente. Si Mang Crisostomo, ilang araw nang hindi makatulog kakaisip sa kanilang kaligtasan. Dahil nang naulan tapos ay taka mga yung mga bato-bato ng hollow block sa aming bahay. Iwan yung aming bahay din, wala man tao. Kung maaari nga lang, ako na kukuha na rin, ayaw ko lang pakalmat dahil na si gobyerno gagawa na rin. Ayon naman sa City Engineering Office, may nakahanda ng relocation site para sa mga apektadong residente. May ilang residente na rin umanong lumipat sa lugar, pero mas pinili ng ilang residente ang manatili rito. Kung talagang pag malakas yung amoy, pwede naman nga mag-mask muna or kung may mapupuntahan naman silang ibang bahay ng kaanak na pwedeng pansamantala ay pwede naman po. Patuloy naman daw ang pakikipag-ugnayan ng barangay sa mga otoridad para sa agarang aksyon at pag-aalis ng mga nakatiwangwang na nicho. Actually, nahingi nga po ako ng equipment para nga po maialis po ito. Tulad po ng bakho, yun po ang kailangan po namin para mahilap po itong nicho kasi hindi po talaga kaya ng mano-mano. Hindi naman po namin pwede dala doon yung aming mga heavy equipment at hindi po accessible at may ilan pong layers pa rin na existing, hindi po makaka-reach yung bakho namin doon. Kasama si Buhay Adante Jr., Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Kauna-unahang modernong public library ng Batangas City binuksan na sa publiko. Silipin niyan sa report ni Paul Hernandez. Walang eksaktong petsa kung kailan na itayo ang library ng Batangas City Integrated High School. Pero ayon sa school librarian at kung pagbabatayan ng coffee table book na ito, taong 1932 ito nabuo kasabay ng konstruksyon ng Gabaldon Building. Ito ang unang-unang building na itayo dito sa ating paaralan. At mapalad po tayo na malawak po ang ating library. 90 ang lumipas, nakatago pa rin ang mga aklat na may malaking bahagi sa buhay at tagumpay ng maraming mag-aaral sa paaralan. Ang pagbabasa ng mga libro ay talagang tumatagos sa ating puso yung mga katagang iimprenta o mga sinusulat ng ating mga magagaling na manunulat. Nagbabago na ang pasikot-sikot at disenyo ng mga silid-aklatan sabay sa makabagong panahon. Sa Batangas City, binuksan ang kauna-unahang Public Library and Information Center. May 4 itong palapag. Sa second floor, ang admin section. May periodical at special collection. May conference and children's room. Nasa third floor, ang reference and fiction section. Nandito rin ang audio-visual room na kayang mag-accommodate ng higit 30 katao. Ang atin pong mga kliyente dito ay people of all walks of life, preferably po ang mga Batanggenyo sa iba't ibang sekta ng pamayanan, senior citizen, OFWs, we have also out of school youths, teachers, and also the indigenous. Malahotel ang vibe sa loob. May 42 computer units para sa Tech for Ed program. Katuwang ang Department of Information and Communications Technology o DICT. Napapaloob po dito ang mga learning materials kung saan pwedeng magkaroon ng access ang mga deprived, ang mga poor people para po maiwasan yung tinatawag natin digital divide. Ang National Library of the Philippines aprobado ang modern setup ng City Library. Hinihikayat nila ang publiko na ugaliin ang pagbisita sa mga library sa mga gawaing pananaliksik. At the same time, yung reliability, saan ba yung source ng kinukuha mong information, yun po ang napakahalaga. Sa internet po, ang daming information pero hindi ka sure kung ito ba ay reliable. Nasa 80 ang total capacity sa loob. Gaya ng nakagawian, bawal ang anumang ingay. Lumain man ang maraming taon o baguhin ng makabagong panahon, umaasa ang City and National Library na marami pa rin ang tatangkilik sa kilalang silid na tahimik. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog.
Ikalimang sunod na linggong bawas presyo sa mga produktong petrolyo, ikinatuwa ng ilang tsuper at motorista. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Magtatanghali kanina, nag-aabang ang mga sasakyan sa gasolinahang ito sa Rosario, Batangas. Nagpapatupad na rin kasi sila ng tapyas singil sa presyo ng produktong petrolyo. Epektibo ngayong araw ang bawas presyo sa gas na 40 sentimos kada litro, 45 sentimos naman sa diesel, habang kerosene may kaltas na 85 sentimos. Kahit pa utay-utay, malaking bagay raw ito para sa nagdi-deliver ng tubig na si Mark. Ah, sana ko, edi sana bumaba pa. Para? Para ayos ang kita ng hindi lang namin magtutubig, kundi pati na yung iba rin mga biyahe. Kung magtutuloy-tuloy ang bawas presyo, mas malaking kita raw sa pagsosyomay ang maiuwi ni Marvin sa pamilya. Okay naman. Malaking tulong na rin. Para? Para makatipid sa mga pangailangan. Ang dating 2,000 pesos, ngayon 4,000 na ang budget sa pagpapakrudo sa dump truck ni Michael. Mabigat sa bulsaan niya, idagdag pa raw ang maintenance sa sasakyan. Kung maaari, sana'y bumaba lang ang mga 5 piso pa o kaya mas higit pa doon. Dahil dati, nung 32 lang ngayon, 32, 35. Kahit daw may rollback, isipin ngayon ang pinagtatrabahuang gasolinahan ni Jamaica ang kompetisyon sa lugar nila. Kahit po may rollback, hindi pa po namin masabi kung marami magpapakarga kasi po marami na po ngayong nagbubukas ngayong mga gasolinahan. Naglalaban-laban na po sila sa pagbaba ng presyo ngayon. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, isa sa mga dahilan ng oil price cut ay ang pagbaba ng demand na produktong petrolyo sa international market. Nagkaroon din daw ng paggalaw sa interest rate ng central bank sa malalaking bansa sa Europa at Amerika. Dahil pagtaas interest rates na yon, nabuhay ulit yung takot nila na magkaroon ng recession next year. At the same time, yun nga, nag-slow down yung oil demand. Ibig sabihin, kung mumahal na yung mga bilihin, pati yung paggamit ng langis, bumaba yung paggamit. Hindi tiyak ng Oil Industry Management Bureau kung magtutuloy-tuloy pa ang oil price reduction. Ito na ay kalimang linggong sunod na kalta sa presyo ng produktong petrolyo. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Limang barangay sa Mauban, Quezon at Buwak, Marinduque, binaha. Alamin yan sa report ni Mark Lavaro. Limang barangay ang binaha kaninang umaga sa isang poblasyon area sa Mauban, Quezon dahil sa malakas na buhos ng ulan. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Mauban, alas 6 ng umaga nang bumuhos ang malakas na ulan. Depende po kasi sir sa location kasi may part po na poblasyon na mababa po yung area. Almost 1 to 1.5 feet po yung taas ng tubig. Pag nataas po talaga ng 40 millimeter yung rain, nataas po talaga yung tubig. Kasi katabi rin po kami sa coastal area, lalo na pag po high tide, malaki po talaga yung possibility na bumaha. Sa ngayon, tumila na ang ulan at humupa na rin umano ang baha. Possible na ulit ang mga daan sa mga motorista. Wala ring napaulat na inilikas bunsod ng pagbaha. As of 9 a.m. po kanina umaga, nag-subside na po lahat ng baha dito sa poblasyon area po sa Mauban. Binaha rin ang eskwelhang ito sa barangay poblasyon area sa Buwak, Marinduque kahapon. Ayon sa MDRRMO Buwak, bandang alas 3 ng hapon nang bumuhos ang malakas na ulan na nagpabaha sa nasa 7 barangay. Pinasok ng abot tuhod na baha ang ilang mga bahay at establishmento. Stranded din ang ilang mga estudyante sa kanilang eskwelahan. Bale, initially meron kaming affected population namin. Ito yung pinaka naging catch basin ng tubig. Sa ngayon, humupa na ang baha sa lugar. Patuloy pa rin naman daw ang isinasagwang clearing operations ng mga otoridad. Yung sa population area po namin ay passable naman po yung mga kalsada. Meron lang po kaming isang barangay. Damage po yung isang kalsada doon. Actually, ito po ay isang spillway. Sobrang lakas po ng baha ay na-damage na po. Mark Lavaro, Balitang Southern Tagalog. Diretso Calabozo ang isa sa most wanted persons regional level ng Calabarzon na may kasong murder kahapon ng umaga October 3. Base sa report ng Batangas Police Provincial Office, bandang alas 10 ng umaga nang masukol ng pinagsanib na puwersa ng Provincial Intelligence Unit, San Pascual Police, Calapan Police at iba pang kabaro ang suspect sa kanya mismong tinitirhan sa Barangay Santo Niño, San Pascual, Batangas. Ang suspect ay kinilalang si Jericho Lim Rabino, 19 taong gulang, tubong Oriental, Mindoro. Si Rabino ay kasalukuyan
kasalukuyang nasa kustudiya ng Batangas Police Provincial Office para sa kaukulang disposisyon. Pagtatanggal sa online exam para sa mga magre-renew ng driver's license, pinag-aaralan na ng LTO. Nagbabalik live si Andrew Bernardo. Andrew? Ace, patuloy pa naman niyang pinag-aaralan ng LTO. Yun nga lang, umani na yan ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Lalong-lalo na yung mga aminado na pinagkakakitaan ito. Naabutan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang 60 anyos na si Jesus Aguado na nagre-renew ng kanyang professional license sa tanggapan ng Land Transportation Office o LTO sa Batangas City kaninang umaga. Dala niya ang mga resulta ng Medical Examination at Comprehensive Driver's Education o CDE Online Validation Exam. Isa ito sa requirements ng sino mang magre-renew ng lisensya sa LTO at ginagawa via online. Para kay Jesus, abala lang ito. Sa halip na ako makadiretso na dito, mag-online pa ako bago pa makapunta dito. Kaya naging abala. Dagdag pa ni Jesus, dapat ay tanggalin na lang ang online validation exam. Para dire-diretso na dito sa LTO. Tagal ko na ito. Tagal na. 60 years old na ako. Paano hindi pa malalaman yun? Ito ang plano ng LTO, bahagi ng kanilang kampanya para mawakasan ang aktibidad ng fixer sa mga tanggapan. Bumuo na rin umano ng bagong technical working group para mag-isip ng iba't ibang opsyon na magtitiyak na mismong ang aplikante ang haharap sa seminar o exam at hindi fixer. Naririnig ako na parang package-package na i-re-register support, kukuha ng exam, ganun. Para mas magpadali yung mga taong hindi marunong kaysa aaralin pa nila, babayad na lang. Para naman sa 5 taon ng license holder na si Chris, mas maganda pa rin na mayroong online validation exam. Hindi siya hassle, tapos mabilis lang siya. Pag binigay mo yung yung pass mo, diretso na siya sa bawat windows, okay na siya. Hindi ka na maghihintay pa ng exam mo kung pasado ka ba o okay. Si Lenlen na aminadong kumikita ng 100 piso kada isang kliyente sa pag-aasikaso ng lisensya, nangangamba na mawalan ng kita. Mawawalan kami ng konting kita kasi merong mga nagpapagawa sa amin, nagpapa-appointment, nagpapagawa ng portal, yung ganun. Bawas din sa kita. Para sa LTO Calabarzon. Itong ginagawa ng LTO, ang target natin is to ensure that we are only giving licenses to those who are qualified. So we are seeking for quality drivers. Pero kung ganun pa rin yung mangyayari, then we cannot be assured. Sa kasalukuyan, masusipang pinag-aaralan ng LTO ang plano at anumang oras ay magbababa ng desisyon tungkol dito. Ace, ayon sa LTO dito sa Batangas, maging sa buong Calabarzon, wala pang direktiba na ibinababa sa kanila yung head office, pero nakahanda naman daw sila anumang oras sakaling mayroon ng utos. Ace. Maraming salamat, Andrew Bernardo. JRU Heavy Bombers, Wagi kontra San Beda Red Lions sa score na 83-80. Narito ang report. Jose Rizal University, Wagi kontra San Beda University sa kanilang naging harapan kanina sa NCAA Season 98 Men's Basketball. Nagtapos ang laban na may final score na 83-80. Sa first half pa lamang ng laro, nakuha na ng JRU Heavy Bombers ang kalamangan sa pangungunan ni Adja Miranda na agad nakapuntos ng 17 points para sa Heavy Bombers. Napaliit naman ang San Beda Red Lions ang lamang na puntos pagkapasok ng third quarter, ngunit hindi pa rin ito sumapat sa depensa ng JRU Heavy Bombers. Dahilan para makamit ng JRU Heavy Bombers ang pagkapanalo. Samantala, sa naging harapan naman ng EAC Generals at Perpetual Altas, nakuha ng Altas ang kanilang pagkapanalo na may final score na 55-54. Nagtapos ang second quarter ng kanilang harapan na may 13 puntos na lamang ang Perpetual Altas. Napaliit naman ang EAC Generals ang lamang na puntos, ngunit hindi ito naging sapat para makuha nila ang pagkapanalo. Dayan Lokeliano, Balitang Southern Tagalog. Panawagan sa paggamit ng renewable energy, idinaan sa pagpadyak ng ilang bike riders mula sa iba't ibang lugar sa Batangas. Narito ang report ni Mark Lavaro.
Sama-samang pumadyak ang nasa 70 bike riders at mga climate justice leaders mula sa iba't ibang lugar sa Batangas bilang pakikiisa sa ginanap na Pedal for People and Planet noong Linggo. Layon daw ng aktibidad na ipanawagan sa pamamagitan ng kanilang pagpedal ang rapid and just transition to 100% renewable energy. Rapid transition for renewable energy. Ine-emphasize natin yung pangangailangan na kailangan na magkaroon ng transition mula doon sa mga fossil-based fuel dependency natin, no? Sa paggamit ng mga na nagbubuga ng greenhouse gases. No? Ito kasi yung nagbibigay daan sa worsening ng climate natin. Nagsimula ang kanilang pagpadyak sa Calacas City Multipurpose Hall at nagtapos sa isang solar farm sa Calatagan, Batangas. Isinagawa natin ito doon sa Calaca kung saan nandito yung isa sa pinakamatandang planta ng coal, no? Sa may Calatagan para i-emphasize yung dito sa Batangas City, meron din ditong seed, no? Kung saan ay pwedeng magbigay kuryente, magbigay enerhiya sa buong syudad. Ito na ang third leg ng Philippine Movement for Climate Justice Batangas at asahan pa raw na may mga susunod pa ulit na pagpadyak upang maisakatuparan ang fossil fuel-free future. Panawagan naman nila, tigilan na, no? Iwasan na at huwag nang panatilihin ang operasyon ng mga coal plant dahil hindi ito makakatulong na sa pag-ulad ng ating bayan. Mark Lavaro, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Sa pamamagitan ng inilatag na checkpoint ng Paracali Municipal Police Station sa bahagi ng Barangay Batobalani, Paracali, Camarines Norte, natimbog ang isang Tamaraw FX na may lula na 18 sakong uling pasado alas 3 ng hapon noong October 2. Nahuli sa akto si alias Eman, 62 anyos, isang driver, tubong Barangay Tugos, Paracali, at kasama nitong si alias Dan, 35 anyos, residente ng Barangay Calabasa, Labo, Camarines Norte. Ibinyahe ng mga sospek ang 18 sako ng uling nang walang kaukulang dokumento. Ang mga sospek at mga nakumpiskang ebidensya ay nasa kustudiya na ng Paracali Police para sa kaukulang disposisyon. Kami po sa PNP, una ipinapaalam natin na ito po ay bawal sa batas. Base po sa PD 705, dapat po ang mga minor forest product at yung mga uling, yan po ay pinagbabawal. Kasi ang naapektuhan po ay yung ating kalikasan. Tayo po ay may programa ng mga tree planting, may programa na proteksyonan yung ating kalikasan. So sana po yung mga mamamayan natin ay magkaroon din ng malasakit. Pagluluto ng crispy mushroom chicharon, mushroom cassava chips at ang health benefits mula sa kabuti. Ilan lamang iyan sa itinuro sa experimental training on community-based mushroom production na isinagawa ng Office of the City Veterinarian and Agricultural Services sa mga kababaihan ng Barangay San Miguel, Batangas City. Napakaraming health benefits na maaaring makuha sa kabuti dahil isa itong uri ng antioxidants. Good for the bones, skin, mababa rin ang calorie content at mataas sa fiber na kilalang mabisang proteksyon laban sa mga sakit. Kasama sa tinalakay ang tamang paraan ng pagtatanim at pagpapatubo nito. Ang pagsasanay ay bahagi ng programang pangkabuhayan ng lokal na pamahalaan, alinsunod sa mga programa ng Department of Agriculture. May ano po, grant po sa amin ng Department of Agriculture. Mabilis din pong pagkakitaan. Sir, nakakapagpataas po ng immune system, then nakakapagpababa po ng cholesterol. Higit 40 imahe ng Birheng Maria tampok sa Ibaan, Batangas bilang bahagi ng paggunita ng buwan ng Santo Rosario. Narito ang report ni Denise Abante. Mula sa pinakasimple hanggang sa pinakaelegante, iba't ibang bihis ng imahe ng Birheng Maria ang tampok sa Marian Exhibit sa Ibaan, Batangas. Higit 40 mga imahe ng Birheng Maria ang nakadisplay ngayon sa Parish Formation Center sa Bayan ng Ibaan bilang paggunita sa Buwan ng Rosario. Sa nalalapit pong feast day ng amin pong
secondary patroness, which is the Our Lady of Pilar. This exhibit is made up po of 43 Marian images from different barangays and from different towns. Bida rin ang halos 4 feet na imahen ni Nuestra Señora de la Merced ng Taisan, Nuestra Señora de Regla ng Cebu City, at ang Nuestra Señora de la Co o ang Mama Mary na buntis. Iba't iba man daw ang pangalan, iisa naman ang pakahulugan, ang ina ng sambayanan. Ang ilang mga deboto hindi mapigilan ang maging emosyonal sa pagbisita sa mga exhibit. Tunay ka, marami siya nabago sa buhay namin. Nung magkasakit ako, doon sa perpetual health, doon ako malimit na magdasa. Kasi siyempre, pagka may mayoma ka, isipin mo, pag ang mayoma mo ay naging positive, nagiging cancer siya, no? Tawag ako ng tawag sa Mama Mary, natulungan niya ako. Tapos na-opera ako, awa naman ang Diyos, benign naman siya. Ang hiling ng isang ina, sa ating mahal na ina, ay yung gabay at patnubay para sa aming mga anak, sa aming pamilya, at ganun din sa buong bayan. Lalo na nung nagdaang pandemic, talagang bawat isa ay naninikluhod at humihingi ng kanyang gabay. Bukas ang exhibit sa lahat simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Magtatagal ang exhibit hanggang 13 ng Oktubre, kasabay na rin ang paggunita ng kapistahan ng Our Lady of Pilar na ikalawang patroness ng bayan ng Ibaan. Kasama si Buhay Adante Jr., Denise Abante. Balitang Southern Tagalog. Sa mga kapuso natin na Gen Z o pinanganak sa mas moderno at makabago henerasyon, sariwa pa ba sa inyong alaala ang Noli Metanghere o kagaya ka ni Barbie Forteza bilang siklay sa Maria Clara at Ibarra na tila nakalimutan na ang kahalagahan ni Jose Rizal sa kanyang kursong nursing? Maunawaan niya kaya ang importansya nito sa paglalakbay niya sa panahon ni Maria Clara? Marami pang nakakaaliw na eksena mamaya sa Maria Clara at Ibarra pagkatapos ng 24 oras sa GMA Telebabad at sa GTV 9:40 ng gabi. Iba't ibang lokal na produkto tampok sa kauna-unahang Seniors Hope Expo sa San Jose, Batangas. Silipin yan sa report ni Denise Abante. Mula Bagoong Balayan, Suman at Atsyarang Tanawan, Tableya ng Santa Teresita, Balisong at Barot Saya mula Taal, Sinaing Natulingan ng Bawan, pati na rin ang ipinagmamalaking Habing Ibaan. Talaga namang nakaka-proud na maging Batanggenyo. Lahat ng yan, gawa ng mga senior citizen na tampok sa kauna-unahang Seniors Hope Expo sa San Jose, Batangas. Solidarity for all seniors. And our goal is to just give our senior citizens value, to also make them feel that they still can serve. Tampok ang Tableya ng 76 anyos na si Mang Ruben, tubong Santa Teresita na nagsimula lamang daw noong pandemya. Aniya, dahil wala gaanong ginagawa sa bahay, naisipan niyang gumawa ng ganitong produkto. It's a backyard business na sabi ko, I'll try until ika ko baka sakaling mag-umunlad at ang produkto ay makilala. Nagpamalas rin ng galing sa pagkanta at pagsayaw ang mga senior citizens sa aktibidad. Ilan lamang ang grupo ni Nanay Amelita na nagpakitang gilas ng mga natatanging sayaw ng mga batangan. Dahil raw sa pagsasayaw, nabawasan ang kanilang stress at nag-enjoy pa sila. Para masaya kami ang mga senior citizen. Para kami ay huwag magkasakit, ganyan, para maging para hindi kami yung malulungkutin, kaya kami lagi nakakasali sa sayaw. Samantala, namahagi rin ang libreng reading glasses para sa piling 300 na senior citizens. Habang isinusulong naman ng National Commissioner for Senior Citizens ang pagkakaroon ng intergenerational dialogues upang mas matulungan pa ang mga senior citizens. Yung lahat ng mga issues, the seniors can help. But on the other hand, yung issue ng welfare ay hinihikayat din natin. Kasama si Buhay Adante Jr., Denise Abante. Balitang Southern Tagalog.
Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 82 days na lang, Pasko na. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.